Live na kuha po yan sa labas ng Hospital of the Infant Jesus Medical Center sa Sampaloc, Maynila. Naglabasa ng mga pasyente dahil sa sunog sa ospital pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Ang iba pang detalye kaugnay niyan, maya-maya lang. Muling isinagawa ang dapit o basaan ng tubig para sa kapistahan ni San Juan Bautista sa Malolos, Bulacan. Nagsasayawan at nagtatalunan ang mga residente habang nagbabasaan ng tubig. Pero mapapansing wala silang suot na face mask at wala ring social distancing. Paliwanag naman ng barangay official doon, nagpaalala sila kaugnay sa minimum health protocols pero hindi na napigilan ng mga residente dala ng kasabikan sa pagbabalik ng nasabing kapistahan. Simula June 26, magpapatupad ng traffic routing sa paligid ng National Museum sa Maynila. Ayon sa Philippine National Police, bahagi yan ng mahigpit na seguridad para sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos sa June 30. Kahapon, nag-flyby ang ilang air assets sa May National Museum. Bahagi ito na magiging programa sa inaugurasyon. Nag-inspection din sa lugar ang mga miyembro ng Presidential Security Group. Nagdagdag din daw ng itatalagang security force dahil sa lawak ng lugar at dami ng gusaling kailangang bantayan. Naghahanda na rin ang ilang militanteng grupo para sa kilos protesta na gaganapin sa Liwasang Bonifacio sa umaga ng June 30. Mahigit 1 kilometro lang ang layo nito sa Pambansang Museo. Wasn't there be any disruption sa inauguration? Pero sana ang gobyerno makinig din dun sa mga hinaing ng mamamayan. Anybody could assemble there and air their grievance, no? Pero pag lumabas sila dyan, corresponding police response ang gagawin natin dito dahil maka sila ay makadisrupt ng attention, sila ay makagulo ng trapiko. Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration na tutulungan nilang makauwi sa bansa ang 4 na OFW na nakaligtas sa lumubog na Korean ship sa Pacific Ocean. Ayon sa OWA, hinihintay na lang nilang matapos ang quarantine period ng mga Pinoy na nasa Taiwan pangayon bago sila pauwiin sa Pilipinas. Nakikipaugnayan na rin daw ang OWA sa agency ng mga ito at sa kanilang pamilya. Makatatanggap raw sila ng tulong pinansyal, pangkabuhayan at school assistance mula sa gobyerno. Ang apat ay kabilang sa 31 nakaligtas matapos mabangga ng isang Taiwanese vessel ang sinasakyan nilang barko nitong June 8. Alright, ito naman at nagbabalik po tayo ngayon dito naman sa San Juan kung saan excited na ang mga taga-San Juan talaga naman na ipagdiwang ang kanilang pista. Ito po yung Wata Wata Festival at kung makikita ho natin, basa na itong kalsada po dito sa may pinaglabanan street ano, kasi talaga naman ay nagpabuga na. Nagpasample na kanina itong ilang fire truck dito naman para basain ang ilang po sa ating mga kapuso. Lalo-lalo na yung mga Zumba mommies na naririto na magpe-perform. Kasama po sila sa 3,000 na magpe-perform nga dito po sa pista dito sa San Juan. At syempre, ang paalala ng lokal na pamahalaan pa rin po ay may pandemya pa rin. Kaya naman, kailangan pa rin observe ang health protocols. Hindi ba? Katulad pa rin po ng pagsusuot ng face mask. Ito yung kaibahan syempre doon sa mga nakalipas na Wata Wata Festival kung saan syempre talagang walang mga suot na face mask. Ngayon kailangan, dapat para ho mapanatili syempre ligtas ang pagdiriwang na ito ng mga taga San Juan. At meron pong 10 fire trucks na inaasahang lilibot naman dito po sa mga lungsod, iba't ibang area po dito no, para basain ang ating mga kababayan na sabik na rin na mabasa ano, dahil sa tagal na rin ng pag-aantay nila dito sa Wata Wata Festival dahil nga sa pagkakahinto po nito sa nakalipas na 2 taon. At inaantabayanan din ho natin dahil mamaya ay bibigay pa natin yung mga detalye no, kung ano yung mga kailangan abangan pa. Halimbawa, yung sa mga oras po na ito, no, syempre pinagbabawalan yung pagbabasa ng hindi humalinis na tubig. Hindi ba kailangan talaga hong ma-observe yan? At para po doon sa mga ayaw naman na mabasa, meron namang alternatibong ruta. Kasi ho, sarado po itong pinaglabanan street simula pa kaninang 12 midnight. At mananatili po itong sarado hanggang 6 p.m. mamayang gabi. At eto na po. Ayan, nandito na pala. No? At makakausap po natin ang mayor ng San Juan, na si Mayor Francis Zamora, para bigyan tayo ng iba pang detalye. Good morning, Mayor! Yes, good morning, Connie. Maraming salamat sa inyong pagdalaw sa lungsod ng San Juan sa araw ng aming kapistahan. Yes, happy Wata-Wata. Yes. Okay, nasasabik. Nakita natin, ang dami na hong naglabasan.
Napakaaga pa lang. Tama po yan. Oo. So ano bang magiging kaibahan dito po sa pagdirimang natin ng pista sa gitna ng pandemya? Una sa lahat, noong 2020 at 2021, hindi ho namin nagawa ito. Yes. Ang ginawa namin noon ay yung basbasan sa makabagong San Juan, kung saan ang ating patron na si San Juan Bautista ay ating inikot po sa buong lungsod. Ngunit ngayong taon, dahil tayo po ay nasa Alert Level 1, pinapayagan na po na gawin namin ang aming mga nakasanayang celebration bago ng pandemya. At yun nga po ang basaan. Right. After 3 long years, no, ito na po ay magaganap muli ang aming celebration ng kapistahan na nakasanayan ng bawat isa. Ano ba ang kaibahan? This will be the same as before. Pre-pandemic celebration po ito. Dahil with face mask. With face mask. Opo, tandaan po natin, oh, sa ilalim ng Alert Level 1, pinapayagan po ang ganitong mga celebration, ganitong mga activities. Sa totoo lang po, naghintay po kami kung magbabago ang Alert Level natin. Ngunit dahil nanatili po siyang sa Alert Level 1, nag-decision po kamang ituloy. Ngunit may higit na paalala sa bawat isa, magsuot po tayo ng face mask the whole time. Ang pinapayagan lang hindi magsuot ng face mask ay yung mga street dancers at performers, dahil mahirapan nung sila huminga kung naka-face mask ko sila habang sumasayaw. Ngunit lahat ng iba na nandito, kahit po ako, the whole time, kahit sa basahan, ako po ay magsusuot ng face mask para po sa kaligtasan ng bawat isa. Opo. At pinagmamalaki kasi ng San Juan, ano, na kayo ho ay bakunado na. Tama ba yung narinig ko? 260% bakunado? 265% po. Oh, 65. Oo. At tayo rin pong nangunguna sa first booster shot at 85%. Kaya mataas po ang level ng protection natin. Ngunit, alala muli, no, hindi pa din ito ang panahon para magkumpiyansa. Kaya kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. Ito ang kahuli-hulihang layer ng protection natin laban sa COVID-19. Ilan po ang inaasahan natin na makikipista, no, dito po sa Wata-Wata? Umasa po ako na libo-libo po ang pupunta rito. Kagabi nga ho, sa aming concert at fireworks display, ay libo-libo na po ang dumating. Okay. What more today? I'm sure, no? Napakaraming pupunta sapagkat sabik na po ang ating mga mamamayan na makaranas muli ng ganitong klaseng celebration sa araw naming kapistahan. Oo, parang sabi nga nila ito ay parte rin ng parang health and wellness, no? Kasi sa matagal na pagkakakulong sa kanilang mga tahanan. So, yun yung mga na-meet po natin na iba pang mga taga-San Juan kanina. Yun ang sinasabi nila. Tama po, so, yan. Okay, so ito pong punta ho ng mga taga-San Juan dito, ano po ang inyong pong mensahe para maging ligtas? Ano? Katulad na sinabi niyo, face mask. Pero syempre yung social distancing. Mukhang hindi ho matutupad dahil magkakadikit na ngayon. Sa ilalim po ng Alert Level 1, tandaan po natin, ang kaisa-isang requirement na lamang ay ang pagsuot ng face mask. Sa ilalim ng Alert Level 1, wala na pong social distancing. Kaya nga po, meron tayong mga mass gatherings, meron na tayong mga sporting events, mga concerts, lahat po yan ang pinapayagan na. Ang lahat po ng ginagawa natin dito sa San Juan ay pasok sa anumang panuntunan ng IATF. Wala po tayong nilalabag na anumang regulasyon. E ang paalala ko sa lahat, magsuot po tayo ng face mask. Ito po ay para sa kaligtasan ng bawat isa upang tayo magkaroon ng isang ligtas, maayos at mapayapang kapistahan ngayong araw nito. Sir, ito para doon sa mga ayaw mabasa. May mga alternatibong ruta kayo na pwedeng buksan para po sa kanila, para iwas sa basa yung mga kotse daw nila? Ang saradong kali lang po natin ngayon ay dito nga po sa Pinaglabanan Shrine. All other streets of San Juan are open today. At gusto ko rin paalam sa lahat, no? May pasok po ngayon. Hindi po holiday dito sa San Juan. Ang pinaka-holiday po natin ay araw ng San Juan sa March 27, ngunit hindi po June 24. At pangalawa, maraming mga bagay na bawal ngayong araw. Una-una, may liquor ban po tayo simula kaninang alas 12 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kaya bawal po uminom ng alak hanggang alas 3 ng hapon. At bawal po ang maghagis ng maduming tubig. Bawal din po yung paghagis sa mga water bombs o yung mga nakasupot na tubig o yung mga plastic bottles. Bawal po ang pagbubukas ng mga sasakyan upang basain ang mga pasahero. Lahat po yan ay nasa aking Facebook page, yung mga paalala po natin. So, ako, nananawagan sa bawat isa, wag na po tayo gumawa ng mga bagay na maaaring makasakit sa ating mga mamamayan. Thank you so very much for your time, Mayor. And happy Wata-Wata Festival muli po sa mga taga-San Juan. Sa maraming inyo po. Salamat. Thank you. Ayan, balik muna sa inyo sa studio at hopefully makabalik din ako sa aking taguan. Thank you po.
Maraming salamat. Problema sa ilang probinsya sa Western Visayas ang BA.5 Omicron subvariant ng COVID-19 at sakit na dengue. Yan ang unang balita ng host ng GMA Regional TV Live na si Nico Sereno. Nico, good morning! Mayong buntag, Susan, umabot na sa 22 ang mga kumpirmadong kaso ng BA.5 Omicron subvariant sa Western Visayas. 21 dyan, mga bagong kaso. Sa mga bagong kaso ng BA.5 Omicron subvariant, 16 ay mula sa Iloilo City, 4 sa probinsya ng Iloilo at 1 ay mula sa Guimaras. Umabot na sa 22 ang kabuang bilang ng nasabing subvariant na na-detect sa Western Visayas. Sa monitoring ng DOH-6 mula noong nakaraang linggo ay hindi bababa sa 30 ang daily additional COVID cases sa rehiyon. Anila posibleng isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang mga kaso ay ang pagka-detect ng naturang subvariant cases. Patuloy ang panawagan nila sa publiko na sumunod sa minimum public health standards at magpabakuna kontra COVID-19 para maiwasan ang pagdami pa ng kaso. 136 na barangay sa Western Visayas ang may clustering ng dengue cases base sa datos ng Department of Health 6 mula May 8 hanggang June 4. Nakapagtala ang mga lugar na ito ng 3 o mahigit pang bilang na mga kaso ng dengue. Nangunguna rito ang Negros Occidental na may 66 na barangay, 39 sa Antique, 12 sa Bacolod City, 10 sa Iloilo, 4 sa Capiz, 3 sa Iloilo City at tig-isang barangay naman sa Guimaras at Aklan. Nakasailalim na sa state of calamity ang bayan ng San Joaquin, Iloilo dahil sa dengue outbreak. Sugatan ang rider na si Alexis Maralit matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo sa Laguna. Galing siya sa Pagsanhan at pauwi na sana sa bahay niya sa Cavinti nang maaksidente. Ayon sa responding taga MDRRMO, lasing umano ang biktima habang nagmamaneho. Agad naman siyang dinala sa ospital para gamutin. Sa Quezon naman, sugatan ang 2 rider matapos magbanggaan ang kanilang motorsiklo sa bayan ng Dolores. Kinilala ang mga biktima na sina Mark Deo Mangger at John Paul Kauyan. Sa imbestigasyon ng otoridad, pauwi na raw sa Chaong, Quezon si Mark Deo nang makasalubong si John Paul. Pakinagainom itong si Mark Deo habang nananakbo pauwi ng Chaong, lumipan ng kalsada parang kinain ba yung kabilang ninyo. Agad dinala sa ospital ang 2 rider na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. At yan ang pinakahuling mga balita mula sa iba't ibang probinsya sa bansa. Abangan mamaya dito sa Central Visayas and GMA Regional TV Live alas 8 na umaga pagkatapos ng unang hirit. Susan? Maraming salamat, Nico Sereno. Nakasalalay raw sa susunod na Transportation Secretary kung mananatili o hindi ang Interagency Council for Traffic o IAC. Ayon kay IAC Chief Charlie Del Rosario, pwedeng ituloy ni incoming Transportation Secretary Jaime Bautista ang IAC o bumuo ng panibagong task force. Sa ngayon, patuloy ang IAC operations laban sa mga sasakyang kolorum at hindi sumusunod sa health protocols. Nasabat ang mahigit 3.5 million pesos na halaga ng umano'y shabu sa bypass operation sa Caloocan. Arestado ang suspect na si Meljury Felix alias Tibo. Nasamsam din ng mga otoridad ang buy-bus money at isang brown sling bag sa suspect. Walang pahayag ang suspect. Matapos ang 2 taon, muling nagpakitang gilas ang purebred dog sa World Dog Show sa Madrid, Spain. Mahigit 15,000 pets mula sa iba't ibang bansang lumahok. Gaya ng Labrador, Poodle, Tekel na may suot na Ukrainian flags at rare breed na Peruvian Hairless. Sumabak sila sa 70 rings habang tinitingnan ng judges sa kanilang physical appearance, agility, tracking, obedience at herding. Mga nag-stand out, umuwing bit-bit ang kanilang dog show ribbons. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, mga local thunderstorms pa rin ang mararanasan sa maraming bahagi ng bansa ngayong huling weekend ng Hunyo. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ngayong araw ito mga kapuso sa umaga, walang ulan sa buong bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa hapon nakakaroon ng mga localized thunderstorms at ito ay dahil sa maalinsangang panahon mula umaga hanggang tanghali. So may mga pag-ulan ka sa Luzon, lalo sa northern at central, maging dyan sa may Calabarzon,
Pero dito sa Visayas at Mindanao, makikita nyo, hapon na, walang masyadong kulay. Ibig sabihin, walang ulan, maliban dito sa may Panay Island, Negros Provinces, hanggang dyan sa may Zamboanga Peninsula. Pero ngayong hapon, ha, maging IM ready ang mga taga Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, dahil nasa inyo yung maraming kulay pula at orange, yan po yung mga intense thunderstorms na pwedeng magdulot ng mga biglaang pag-ulan, matitinding ulan, at pwedeng magkaroon ng mga baha at landslide. Pero bukas, Sabado, wala pa rin ulan sa Visayas at Mindanao sa hapo, sa umaga. Pero sa hapon, makikita nyo, mas marami ng thunderstorms sa Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po dito sa may eastern section. Pero sa Luzon, tuloy-tuloy pa rin yung mga thunderstorms sa hapon. At muli, mga kapuso, ha, mas marami ng malalakas na ulan dyan sa Mindanao bukas araw ng Sabado. Maging sa Linggo, walang ulan sa umaga. Sa hapon, lagi makakaranas sa mga pag-ulan ang iba't ibang bahagi ng bansa. Muli, mga kapuso, paalala sa mga taga-Mindanao, mas maraming lugar ang posibleng makaranas ng intense thunderstorm. Nakikita nyo na halos buong Mindanao may mga kulay orange. Dito naman sa Luzon, Northern at Central Luzon, ang pwedeng makaranas sa Linggo ng mga matitinding pag-ulan. Sa mga taga-Metro Manila, ngayong hapon, mga kapuso, nandyan ang ulan. At muli, sa mga taga-San Juan, eh, meron pong thunderstorm sa inyong lugar ngayong hapon. Kaya yung mga lalabas ang bahay, sa lalo na sa may Camanaba, dyan sa may Southern Metro Manila, magdala kayo ng payong. Bukas, Sabado, sa hapon din natin inaasahan yung mga pag-ulan. Kaya tuwing hapon nakakaranas sa pag-ulan, ang buong Metro Manila at kumisa may malalakas yan. Gayun din sa Linggo, mga kapuso, hindi nagbabago. May ulan sa hapon, pero mapapansin nyo, mayroong mga kulay orange. Yan yung mga matitinding pag-ulan, lalo na sa may Quezon City, Marikina, hanggang dyan sa may Mandaluyong. Ayon sa pag-asa, easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin na nakakaapekto ngayon dito sa may eastern section ng bansa. At sa wind forecast ng Metra Weather, ito hanggang para sa weekend at sa mga susunod na araw, wala tayong nakikitang umiikot na hangin. Ibig sabihin, ngayong weekend, eh, libre po tayo sa thunderstorm o sa thunderstorm sa low pressure area o maging sa bagyo. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Kapag sika tayo ngayong Friday morning, nagpalit na ng pangalan ng bandang Calla Lily. Matapos umalis sa grupo ang frontman nitong si Kian Cipriano. Lily Music na ang pangalan ng Facebook page ng Calla Lily. Kulay puti na lang ang background ng kanilang profile at cover photo. 17 years naging vocalist ng banda si Kian. Sinabi ng Lily Music sa GMA News Online na maglalabas sila ng official statement tungkol dito. Ayon naman sa asawa ni Kian na si Chino Ortaleza, ito ay desisyon para daw sa progressive growth ng bawat isa sa banda. Sinubukan daw nila mag-reach out sa mga kasama ni Kian pero hindi sila sumasagot. May intellectual property rights daw si Kian sa pangalang Calla Lily kaya dala niya ito sa kanyang pag-alis. Arestado ang lalaking sangkot umano sa serye ng pang-hold up sa Quezon City. Yan ang unang balita ni James Agustin. Sa pang-apat na pagkakataon, balikulungan si Benjamin Pajardo na sangkot umano sa pang-hold up ng mga pampasaherong jeep sa Quezon City. Huli siya nakapang biktima ng isang lalaking pasahero ng jeep sa Quezon Avenue. Buti na lang may rumoron ng mga pulis kaya siya agad na-aresto. Siya lang ang tinutukan. Pagtutok sa kanya, hinablot yung kanyang cellphone and then dali-dali ngang bumaba. Yung mga TMRU natin, isinaka yung biktima upang i-identify, ituro dahil itinuro na nanakbo. Si Fajardo rin ang itinuturong ng hold up sa pampasaherong jeep noong June 8. Sa Quezon Avenue din ang naiulat namin dito sa unang balita. Dalawang pasaherong nakuha na noon ng cellphone, kabilang na ang call center agent na nakipangbuno pa sa sospek. Sa sobrang takot ng ibang pasahero ay tumalon mula sa jeep. Kaya nagkasugat sa tuhod at palad ang isang babaeng pasahero. Ayon sa pulisya, lumalabas na modus ang sospek na magpanggap na pasahero. Pero kalaunay magdedeklara ng hold up sa madilim na lugar. Same din po yung modus. Tinutukan din po sila and then yun nga, pagkakuha po nung cellphone itong mga biktima ay dali-dali rin po na umalis dun sa area. Sa pagkakaaresto sa suspect na pag-alaman na kalalaya lang niya noong Pebrero 2021 dahil sa kasong droga. Sangkot din daw si Pajardo sa iba pang krimen. We found out na meron siyang standing warrant of arrest for a case of theft. Napag-alaman din po natin na itong ating arrested suspect ay leader po nung Bembol drug group na subject din po ng Police Station 16 under Quezon City Police District. Sabi ng suspect, nagsisinungan po.
Kaya ako lang po nagagawa. Minsan po kasi nagigipit po. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Bumpuso, para sa Pilipino. Balikan natin ang nangyaring sunog sa isang ospital sa Sampaloc, Maynila, kung saan naglabasan kanina ang mga pasyente. Naroon live si Darlene Khan. Darlene! Susan, sa ngayon, kontrolado na yung sunog dito sa isang bahagi ng Hospital of the Infant Jesus Medical Center. At sa ngayon, ayon sa paunang impormasyon na nakuha natin mula sa BFP, 4:44 a.m. sumiklab ang sunog dito sa isang bahagi ng gusali. Iniakyat yan sa unang alarma. Nagsimula raw yung sunog sa unang palapag ng gusali. Agad inilikas ang mga pasyenteng nasa loob. Una silang dinala rito sa tapat ng ospital. May mga nakita tayo kaninang nasa hospital beds pa, yung iba naka-oxygen. Ayon kay Ms. Lou Celis, assistant to the CEO ng ospital, hindi aabot sa 10 ang bilang ng mga pasyenteng inilabas sa ospital. Galing sila sa general ward. Wala naman daw critical at lahat ay maayos at stable naman ang kondisyon. May 2 COVID positive patients na nasa loob ng ambulansya ngayon at sa ngayon ay patuloy pa yung imbestigasyon kung ano ang pinagmula ng sunog at ano ang lawak ng pinsalang idinulot nito. Susan, meron pang mga bumbero dito sa loob. May usok pa tayong nakikita na nagmumula doon sa gusali at sa ngayon ay nasa loob ng fast food chain yung mga pasyente at meron namang nagbabantay na mga doktor at nurse. Stable naman yung kondisyon ng mga pasyenteng inilabas sa ospital at hinihintay pa natin yung official statement na manggagaling doon sa administration ng ospital. Samantala, sarado po yung bahagi ng Laonlaang Road, itong side na papasok ng Dangwa Flower Center dito sa Maynila. Inireroute na lang yung mga motorista na daraan dito pero sa ngayon hindi pa naman bumibigat yung daloy ng trapiko. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kay, Buong Puso para sa Pilipino. Panibago epekto ng walang humpay na oil price hike, tataas na rin po ang singil ng mga airline company simula sa susunod na buwan. Live mula sa NAIA, may unang balita si Bam Alegre. Good morning, Bam. Maris, good morning. Asahan ng pag-take off lalo ng airfare dahil ngayong Hulyo magkakaroon ng karagdagang fuel surcharge. Patuloy ang chain reaction ng pagtaas ng mga produktong petrolyo. Pinayagan na ng Civil Aeronautics Board o CAB ang mga airline company na maningil ng mas mataas na fuel surcharge simula sa susunod na buwan. Karagdagang singil ito bukod pa sa base fare para mabawi ang gastos ng mga airline sa jet fuel. Pinayagan ng hanggang 335 pesos one way para sa mga maiikling biyahe, lalo na sa domestic. 1,038 pesos naman para sa mga higit 1,000 kilometers. Sa biyaheng abroad naman, 1,172 pesos sa mga karatig bansa at hanggang 9,000 pesos sa mga long flight. Dagdag pasakit daw ito para sa mga susunod na biyahe ni Encarnacion Rentiquiano sa kanyang bayan ng Zamboanga kung saan siya uuwi ngayong umaga. Talagang mahirap na kung tataas pa. Oo. Kasi sa akin, no, biyuda na ako eh. Wala akong trabaho. Makapunta ko ng basilan kung may ibibigay sa mga bata, sila na nagbubok sa ticket ko. Okay. Kung gano'n ang patakaran, susunod tayo. Nauunawaan naman ni Luz de Guzman ng epekto ng oil price hike pati sa mga airline. Tulad ni Encarnacion, ngayon lang uli siya makakapagbakasyon. Sa kamigin ang biyahe niya mamaya. Sa ngayon, mababa pa ang ticket na nakuha niya. Siguro it's just fair para naman tagto sa mga nangangailangan din. Kasi lahat naman, di ba, tumataas. So, meron naman tayong price hikes. It's just fair lang siguro. Saka, tagal din naman na ng pandemic. Ngayon lang din sila bumabawi. Nag-apply na raw ang Cebu Pacific para sa fuel surcharge sa July. Pero sisikapin daw nilang maging abot-kaya pa rin ang kanilang ticket sa pamamagitan ng seat sales. Nakatakda rin mag-apply ang AirAsia na hindi raw naningil ng surcharge mula pa noong 2015. Ang Philippine Airlines hindi pa nagpapasabi kung magdadagdag singil sila ng surcharge. Maris, makikita ninyo sa ating likuran, pasado alas 7 ng umaga, ganito yung sitwasyon sa departure area, sa entrance gate. Dito sa NAIA Terminal 3, medyo mahaba yung pila, may karagdagang init din, kaya kung may flight ngayong umaga na nakaschedule, ay dumating na mas maaga para maiwasan ang aberya. Live mula rito sa NAIA Terminal 3, Bam Alegre, Buong Puso para sa Pilipino. Balik sa pagsasagwan, ang ilang mangisda sa Isabela ngayon patuloy ang pagmahal ng petrolyo. Sa Capiz naman, isang construction worker natabunan ng gumuhong lupa. Narito unang balita.
Tulong-tulong sa paghukay ang mga construction worker na ito, hindi para sa kanilang trabaho, kundi para ma-recover ang katawan ng kanilang kasamahan. Natabunan ng lupa ang biktimang si Rodel Delfano, na noon ay nagtatrabaho malapit sa ginagawang pader. Mahigit 4 na talampakan umano ang taas ng gumuhong lupa dahil ang arrival sa ospital si Delfano. Posible raw lumambot ang lupa matapos ang pag-ulan na dahilan ng pagguho nito. Wala naman daw plano maghain ng reklamo ang pamilya ng biktima. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, balik sa pagsasagwa ng mga mangingisda sa Ilagan City, Isabela. Paraan daw nila ito para makatipid kaysa gumamit ng motor na kailangan kargahan ng krudo. Problemado rin ang mga mangingisda sa mas kakaunting huli at murang bentahan ng kanilang hango. Para sa unang balita, Bam Alegre, Bong Puso para sa Pilipino. Pinangalanan na ni President-elect Bongbong Marcos ang magiging susunod na kalihim ng Department of Transportation at ang iba pang mamumuno sa sektor na ito. Narito po ang aking unang balita. Inanunsyo na ng kampo ni President-elect Bongbong Marcos ang magiging susunod na kalihim ng Department of Transportation o DOTR. Yan ay si dating Philippine Airlines President and Chief Operating Officer Jaime Bautista. Isang certified public accountant si Bautista na naglingkod sa PAL sa loob ng 25 taon. Initially, I'm not inclined to accept it, but since I really want to contribute to the betterment of the life of the Filipinos, I accepted the challenge. I think we really need to transform the transport industry to global standard. Mm-hmm. That's the only way for us to be able to compete internationally. Mm-hmm. So that more tourists will visit the Philippines, more cargoes and services can be transported efficiently at a lower cost. Nagtalaga na rin ng iba pang mga opisyal na tututok sa transportasyon. Kasama riyan si dating Light Rail Transit Authority o LRTA Deputy Administrator Cesar Chavez na magiging Undersecretary for Rails ng DOTR. Ang veteran journalist at abogadong si Attorney Cheloy Garafil, siya namang magiging chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Si Christopher Chet Pastrana naman ang magiging General Manager ng Philippine Ports Authority. Samantala, si outgoing Labor Secretary Silvestre Bello III magsisilbi naman bilang Chairman and Resident Representative Designate ng Manila Economic and Cultural Office o MECO. Si dating Cabinet Secretary Carlo Nograles magiging Chairman naman ng Civil Service Commission. Bukas na nakatakdang isara ang buong southbound lane ng EDSA Camuning Flyover, kaya ang MMDA tuloy-tuloy ang ginagawang clearing operation sa mga alternatibong ruta. May unang balita live si James Agustin. James, saan ang clearing ngayong umaga? Van, good morning. Muling sinuyod nga ng mga tauhan ng MMDA yung mga alternatibong ruta bilang paghahanda dun sa pagsara ng EDSA Camuning Flyover southbound bukas ng umaga. At ngayong umaga, Ivan, ay pinuntahan nila at muling binalikan ng MMDA New Task Force Special Operations and Anti-Colorum Unit yung Summer Avenue, maging yung Scout Borromeo Street. Maraming sasakyan ang natikitan dahil sa illegal parking. Isang sasakyan na nakaparada na nga sa bangketa, nakaharang pa sa fire hydrant. Umabot na sa mahigit 23 yung natikitan habang 12 ang nahata. 1,000 pesos po ang multa sa illegal parking, habang yung ticket para sa unattended vehicles ay 2,000 pesos ang multa, bukod pa yung bayad sa towing. Kahapon ay dito rin nag-operate ang MMDA. Narito naman ang pahayag ng MMDA, maging ng ilang natikitang driver. Lalo-lalo na dito sa Scout Borromeo, ito, this is the last entry point para makapag-reroute yung mga kababayan natin na may ipit sa pagsasara ng Timog Flyover. So ngayon, clean-clear natin to para may madaanan sila. Eh, nakikita nyo naman, ang dami nakahambaling na sasakyan. Bumili lang po ako ng kape dyan sa tindahan. Ano to kasi, sir? May kinuha lang po ako sandali. Inarigo lang ako kasi wala pa kang tulog, sir. Samantala, Ivan, nagtungo rin yung mga tauhan ng MMDA sa Panay Avenue at mayroon din mga natikita ng mga driver dito. At maging dito sa Roses Avenue kung nasaan ako ngayon, marami dito ng mga nakahambalang ng mga sasakyan. Yung iba na tow, habang yung mga may driver naman na tinikita na lang ng mga tauhan ng MMDA. Nakikiusap naman ng MMDA, lalo na dun sa mga saway pa rin dahil noong nakaraang linggo pa raw sila nagsimula mag-operate dyan sa may area na yan, malapit sa Camuning Flyover. At
paulit-ulit na lamang ano, na nakahambalang sa kalsada, ay yun yung mga alternatibong ruta na gagamitin ng mga motorista simula bukas. Yan muna unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Sabayang cleanup drive ang isa sa gawa sa mga barangay sa Valenzuela, pangontra dengue. At naroon live si Corinne Cagbayan. Corinne! Good morning. Magsisimula na ang programa dito sa West Event Space para sa synchronized dengue cleanup drive. Sa pangunguna ng DOH, Metro Manila Center for Health Development, magkakaroon ng simultaneous cleanup drive sa 33 barangay ng Valenzuela City ngayong umaga. Sa cleanup drive, magtatanim ng OV traps o mosquito trap sa iba't ibang bahay bilang preventive measure o iwas dengue ngayong Dengue Awareness Month. Habang nagkakaroon ng cleanup drive sa iba't ibang barangay, dito naman sa West Event Space magkakaroon ng programa kasama ang Valenzuela LGU, DOH at DepEd para pag-usapan ang mga iwas dengue tips ngayong tag-ulan. Mula Enero hanggang Mayo 2022, may naitalang 3,048 kaso ng dengue sa rehiyon. Mas mababa raw ito kumpara sa nagkaraang taon pero hindi dapat maging kampante. Hinihikayat ng LGU na obserbahin ang 4S, Search and Destroy Breeding Places, Secure Self-Protection, Seek Early Consultation, and Support Fogging or Spraying in Hotspot Areas, lalo ngayong tag-ulan. Susan, sa mga oras na ito, hinihintay na lang ang ibang mga attendees dito sa West Event Space para magsimula na ang programa. Inaasahan darating dito si Valenzuela Mayor Rex Gatchalian, Regional Director ng DOH Metro Manila Center o DOH-MMCHD Gloria Balboa at iba pang opisyal ng DOH at ng lungsod. Yan ang unang balita mula rito sa Valenzuela City. Ako, si Corinne Cagbayan, buong puso para sa Pilipino. Lalong humina ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ito sa 54 pesos and 70 centavos kontra dolyar kahapon. Pinakamababaya sa nakalipas na 16 na taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mahirap sabihin sa ngayon kung bababa pa lalo ang halaga nito sa 55 level. Pero may structural support naman daw para sa ating pera. These are structural sources of foreign exchange, including our very resilient remittances, also our BPO. Sector, which for this year we see would be growing at about 8%. As the global economy opens up, we see exports benefiting. In particular, electronics exports are expected to be strong. Sa gitna ng taas presyo sa langis, may panukala na panatilihin ang work-from-home setup sa mga opisina ng gobyerno at pribadong kumpanya. Sa panukala ni Senador Sherwin Gatchalian, ito'y para raw makatipid ng mga empleyado at iwas traffic na rin. Sinusulong din ang pagbibigay ng tax incentives sa mga employer na magpapatupad ng work-from-home setup. Alam mo, sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon, ay parang talagang dapat pag-aralan mo buti kung talaga itutuloy pa yan, ano? Di ba nga dati nakapanukala din, 4-day work week, lahat ng paraan para hindi na gumastos sa transportasyon yung mga kababayan natin kasi... Gaya niya, napakahirap sumakay. Kasi may pakinabang naman yan two-way yan yung mga empleyado na hindi naman kailangan physically present sa kanilang kumpanya. Yung kumpanya naman na pinapasukan, tipid din sila sa kuryente, sa tubig, di ba? Tsaka nakita naman natin, pwede naman Sa nakalipas sa 2 years sa pandemya, pwede naman ang work from home. Yes, so sana ma-consider yan. Anyway, ano kaya ang hirit ng mga kapuso natin tungkol dito, Maris? Ate Sue Evan, ako pabor sa panukalang panatilihin ng work-from-home setup ang ilang mga kapuso netizen. Gaya ni Aya Menor, sang-ayon siya sa work-from-home setup para mabawasan ang mga pasahero dahil konti na ang mga bumabiyahing jeep at bus. Yung mga kailangan na lang daw talaga sa opisina ang papasukin. Sinigundahan niya ni Rosalie San Diego. Makakatipid na sa pamasahe ang mga empleyado, hindi pa sila gaanong pagod. Sabi rin ni Christina Reveal, sa work-from-home setup, nakakatipid na makakagawa pa ng gawaing bahay ang mga empleyado. Para naman kay Mary Jean Cocal, hindi yan ang solusyon sa problema. Kumanap daw sana ang gobyerno ng paraan para mapababa ang presyo ng produktong petrolyo. Dahil tayo nasa pandemic pa rin, dapat pa rin daw bantayan ang kalidad ng hangin, lalo na sa loob ng mga pampasaherong sasakyan na ngayon nasa 100% capacity. May unang balita sa Sandra Aguinaldo.
Regular na commuter daw si Ken Abante at bilang isang advocate ng ligtas na transportasyon, lagi niyang dala ang kanyang carbon dioxide monitor para raw ma-check ang kalidad ng hangin. Sabi ni Abante, sumakay siya sa LRT1 kahapon ng tanghali. At sa isang tweet, ipinakita niya na nasa 2,986 ppm o parts per million ang carbon dioxide level sa loob ng bagon. Tumaas pa raw ito sa 3,100 ppm sa kalagitnaan ng kanyang biyahe. Ayon kay Abante, ang carbon dioxide level na ito ay 3 beses na mas mataas sa rekomendadong level ng Department of Labor and Employment o DOLE na hanggang 1,000 ppm. Nangangahulugan daw ito na kulang sa bentilasyon ang bagon. Pag tumataas yung numero, gusto sabihin mas kulob, kasama po sa minimeasure niya kung yung hininga natin palabas. Dahil lahat ng tao humihinga naman palabas at nag-expel ng carbon dioxide, baka mahinga naman natin paloob, yun yung mag-cause ng infection ng COVID-19. Tugo ng Light Rail Manila Corporation na siyang nag-ooperate ang LRT1 sa serye ng tweet, pinaliwanag nitong naglagay sila ng UVC disinfection at hospital grade high efficiency particulate air o HEPA filter system sa air conditioning system ng lahat ng train nila para maalis ang mga pathogen at malinis ang hangin. Kung sarado raw ang bintana, bukasara naman daw ang pinto sa tuwing sasapit sa mga istasyon ng tren kaya may pumapasok na hangin. Meron tayong ginawang initiative, ito yung pag-install ng hospital-grade HEPA filters. Sa guidelines ng DOLE para sa ventilation ng workplaces at public transport, nakasaad na dapat hindi lalampas sa 1,000 ppm ang carbon dioxide. Ayon sa LRT1, may pansukat din naman daw sila ng carbon dioxide at nasusunod naman daw nila ito kung pagbabataya ng kanilang daily average. The CO2 level is very much affected or influenced by several factors. Yung temperature, humidity, and then pollution. Pag maraming tao sa loob ng train, you will expect higher CO2 level. Makikipagpulong daw ang LRT1 sa grupo ni Abante at sa ilang public health advocates. Bukod rito, sinabi ni Abante na nasukat na rin niya ang kalidad ng hangin sa eroplano, paliparan, bus at TNVS. Kailangan pong i-focus yung public health messaging and to really work with companies and commuter groups para po ma-improve yung overall indoor ventilation and indoor air quality dito sa Pilipinas, especially in public enclosed spaces. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, kakausapin niya ang Department of Transportation tungkol dito. Sabay paalala sa publiko na mahalagang magsuot ng face mask, lalo na sa matatao at kulob na lugar. Yan ang unang balita. Sandra Aguinaldo, Buong Puso para sa Pilipino. Live na kuha po ay pakikita namin. Ayan po nasa likuran ko. Sa Quirino Grandstand po yan para sa selebrasyon ng Araw ng Maynila ngayong araw. Makikita ang iba't ibang kalahok sa NILAD Festival 2022. Ito'y para sa float parade at street dancing competition. Magkakaroon ng wreath laying activity sa Raja Sulaiman Park at San Agustin Church ngayong umaga. Pangungunahan ito ni Manila Mayor Isko Moreno. Sarado sa mga motorista ang ilang kalsada para sa pagdiriwang. Mula 3 a.m. hanggang 12 noon, sarado ang northbound lane ng Antonio Villegas Street mula sa Taft Avenue hanggang Dr. Basa Street. Sarado rin ang southbound lane ng Antonio Villegas mula Dr. Basa hanggang Taft Avenue. Hindi rin muna madaraanan ang Cecilia Muñoz Street mula Antonio Villegas hanggang Taft Avenue. Naka-standby na rin ang mga police mobile at ambulansya para sa kaayusan at kaligtasan ng lahat. Hilig mo ba mag-isip? Kung oo, magugustuhan mong hotel na ito sa Switzerland kung saan lagi kang gising. Kung saan yan, alamin natin sa unang balita ni Salima Refran. Sa dami ng iniisip at pinoproblema natin sa mundo, minsan, kailangan din natin mag-relax, mag-unwind, mag-travel, o kaya'y mag-staycation. Sa Switzerland, may hotel na malinis ang kwarto, komportable ang kutsyon at unan, may butler pang ready to serve. Pero, teka, bakit walang pader? At bakit nasa gasolinahan sa tabing kalsada?
Ito ang Zero Star Hotel na art installation ng dalawang concept artists sa Switzerland. Layon daw nilang hindi makatulog ang guest at mamulat sila sa mga problema ng daigdig. Bukod sa kalye, meron din ganitong kwartong walang pader sa may ubasan at tabi ng burol. 325 Swiss francs o lagpas 18,000 pesos ang rate per night. At kahit hindi nakaka-relax ang vibes sa Zero Star Hotel, abay lagpas 6,500 naman ang nasa waiting list. Yan ang unang balita sa Lima na Fran, buong puso para sa Pilipino. Samantala, hindi na napigilan excitement ng mga nag-aabang sa Dambuhalang Adventure Serie na Lolo. Ang trailer nito may mayigit 1.7 million views online. Yan ang unang chika ni Nelson Canlas. Ang higit 1.7 million views patunay na sabik na ang Kapuso viewers sa upcoming Dambuhalang Adventure Serie ng GMA Public Affairs na Lolong. 3 years in the making man daw ito, siguradong sulit ang paghihintay ng lahat. Ipinakita sa trailer ang ilang madramang eksena ng serie, maging ang ilang mga nakakakilig na tagpo. Pinusuan din ang makatotohan ng animatronics ng Higanteng Buhaya. Halos kasabay nito ang release ng music video ng Lolong, kung saan tampok ang 90s ballad hit ng River Maya na 214. Inawit ito ni The Clash Season 2 Grand Champion Jeremiah Tiangco para sa serye. Hindi raw makapaniwala si Jeremiah na kaharap at inaawitan niya ang kanyang mga idolo nang i-launch ang serye kamakailan. Goosebumps. Una ko naramdaman is goosebumps. Kasi una makita sila Mr. Christopher De Leon, sila Miss Jean Garcia. Yung alam mo yun, mga nilook up ko sa pinapanood ko lang dati. Tapos ngayon, isa ako sa, ako yung kakanta para sa kanila. Mapapanood na sa July 4 ang Flexworthy Kapuso Adventure Serie na Lolong pagkatapos ng 24 oras. Yan ang unang balita. Nelson Canlas, buong puso para sa Pilipino. Exciting ng Lolong! Samantala, kabilang si Kapuso host Kim Atienza o Kuya Kim sa mga ginawaran bilang most outstanding Manilenyo. Pagkilala ito sa naging kontribusyon niya sa media industry. Ang pagkilala sa 10 most outstanding Manilans ay bahagi ng selebrasyon ng 451st founding anniversary ng Maynila ngayong araw. Nagpapasalamat naman si Kuya Kim para sa pagkilalang ito. Nagpapasalamat ako sa siyudad ng Maynila for giving me the Outstanding Manilan Award for Media. Isang malaking karangalan because the highest award that a Manilan can receive is the Outstanding Manilan Award. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.